So, yun nga ho. Kasi tandaan nyo, ha? Ang mga bagay-bagay sa ating bansa ay nangyayari dahil may mga Pilipinong hindi ho umiimik. Pero pag tayo ho ay umiimik, ito'y nadidinig ng ating mga opisyal at nakikita nila ang ating sentimento. Kung papansin ninyo, hindi ko naman sa ano ho, hindi ko ho, sa totoo lang ho, yung picture ho ni Pangulong Duterte na nanonood sa atin, hindi ho ako natutuwa lang doon dahil nanonood sila sa atin. Hindi, natutuwa ho ako doon dahil ho, nagpapakita niya ng ating Pangulong Duterte ay nanonood sa mga simpleng tao na tulad po natin. At the same time, napapanood niya ho yung mga komento niyo kasi nasa gilid yung komento niyo eh. Nakikita niyo, di ba? Ayan, o, ibig sabihin yan, nababasa ni Pangulong Duterte yung mga komento ninyo. O, kaya ako nga nilakihan ho yan eh. Yan ho ang pinakamalaking pwedeng gawin. Pag lumaki pa po dyan, matatakpan na yung mukha ko. Ibig sabihin ho, nakikita ni Pangulong Duterte ang mga komento ninyo. At dahil ho dyan, nakakatuwa dahil nakakaabot po sa kanya ang mga sentimento ng mga mamayan. Okay? At the same time, nandyan din no si Senator Bongo. Maraming salamat po kay Senator Bongo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, kung meron talagang nakakakuha ng puso at damdamin at work habit ni Pangulong Duterte, ayan po ay si Senator Bongo. Kung hindi po dahil kay Senator Bongo, ay sako po. Malamang ho, marami yung mga bagay na hindi ho nakikita si Pangulong Duterte dahil syempre, busy ho yan eh. Busy ho yan si Pangulong Duterte. Binabasa niya lahat ng mga sumbong, binabasa lahat ng trabaho. Pero dahil nga ho sa kay Senator Bongo, nakakarating ho ang mga sentimento ninyo. Kaya napaka-importante, ha? Napaka-importante na maging aktibo ho kayo. Huwag ho kayong tatanga-tanga lang dyan, ha? Nakanganga. Dapat to sulat-sulat din. Ano ba ang nararamdaman ninyo? Anong mensahe nyo kay Pangulo? Susulat nyo rin yan, ha? Sabi ko nga, di ba may nagsasabi pa nga iba dyan. Banat Bay! Di ba kapon? Sino ba yun? Si Mayumi ba yun? Sabi niya, Banat Bay, laliman mo naman yung dinidiscuss mo. Nako. Alam mo, hindi importante kung ito'y malalim, malaman ng bokobularyo. Ang importante ho, ito'y naaabot ng ating mga kababayan at the same time, naaabot din sa ating Pangulo. Ho. Halimbawa na lang. Ito na nga po, bumabanat na, 1,000 eh. Halimbawa na lang po yung nangyayari dyan sa LTO. Nako, LTO naman! Antay-antay ka sa akin, LTO! Baka katikim ka sa akin, ha? Unya-unya! Ayan na po, membership link ko, Madam Maynang. Negosyong Pinoy 2020, sir, pabati naman pong staff ng road selection. Pasalubong sa Shopwise, Imus. Road selection, pasalubong sa Shopwise. Makakaabot ba dito yung pasalubong mong niya? Pangalawa ho, bawal ho dito yung tatanga-tanga. Alam nyo naman yung ibig sabihin ng tatanga-tanga. Ibig sabihin po nun, pwede ho kayong salungat sa aking opinion dahil aking mga sinasabi lamang po ay pinipresenta ang facts. Then I give you my opinion about these facts. You can also have your own facts. Maaring hindi tayo pareho. Ang importante lang, dapat nandun tayo sa topic, ha? Kung ano yung topic, yun ang pag-usapan natin. Huwag yung bigla kang ipapasok mo yung anak mo. Wala akong pakialam dun sa anak mo. Kung bigla mo ipapasok yung jowa mong nagmamagaling, huwag naman din, ha? Jean Sator, hello PRRD, Senator Bongo, Banat Bay, greetings from New Jersey and Florida. Uy, maganda dyan sa Florida, ha? Maganda daw dyan, ha? Gusto ko nga makapunta dyan. We love you, Bisaya, to. Sabi niya, Alala ko naman, meron na naman nagki-question dito. Bakit daw 2023? Sino ba yung nagki-question dito? Parang, si BP Lenny. BP Lenny, ikaw na naman pala. Sabi daw ni BP Lenny, naku, alarming yung target ng gobyerno. Bakit naman 2023? Parang ang layo naman yan.
eh, yung target deadline ng immunity dapat mas earlier than 2023. Nakakapag-alala naman daw yun. Ang daming naghihirap sa mga Pilipino. Alam mo, Bipilene, na nga ba sinasabi ko kasi, huwag ka na kasi makikinig dyan sa mga tagapayo mo. Alam mo, kung ikaw lang, sa tingin ko, kung ikaw lang magdi-decision on your own, you have common sense naman eh. Eh bakit naman, ano namang masama kung 2023? Unang-una, ang dami-dami nating babakunahan eh. 70 million ang target mo. Akala mo ba madaling magbakuna? Eh ang problema nga natin, ayaw pa magpabakuna eh. Ang kalahating ng populasyon natin, eh yun lang. We even have to hurdle with that situation first. Baka dyan pa lang, mahirapan na nga tayo umusod eh. Bakit ba naman kayo? Bakit di ka na lang kayo mag-antay? Hayaan niyo yung mga ninombra ni Presidente dahil talaga namang buong-buo ang kanilang kalooban sa pag-aayos nitong programa sa bakuna. Okay lang yan 2023. Ano ba naman yung a year after this, meron na tayong 70 million na bakunahan. Aba, sa totoo lang, 70 million? I cannot even imagine we can inoculate 70 million in 2 years. O sa isang buwan ba? Ilan ba mababakunahan mo? Hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kasimple yun. Eh, doon nga sa ibang bansa, kita mo, hanggang ngayon, ang Amerika, ilan pa lang eh. Samantalang sila ng pinakamayaman sa buong mundo, kumpleto sila. Wala, technology-wise, wala tayong laban. Pero, hirap din sila. Kaya, please lang, kayo namang mga, hindi natin tinatanggal yung mga pag-criticize, basta nasa tama. Pero, so I always say, stay cool muna. Yun nga palang FDA, inaprubahan na ho yung compassionate, tawag nila doon, compassionate use ng 10,000 dosage ng COVID-19 vaccine mula naman sa China, yung pong Sinopharm. Ah, di ba, tatanda nyo, ito yata ang ginamit ng mga PSG. At ito'y binigyan po nila ng approval para sa PSG. Eh, tinatanong naman, bakit naman Sinopharm? Eh, bakit ba? Kayo naman. Eh, di ba yung nagpapabakuna, mamimili sila kung anong gusto nila. Hindi naman natin mapipilit kung ayaw nila. At iba naman yung tatanungin nyo pa, bakit yan? Eh, yun ang gusto namin eh. Kung yun namang, kasi natatandaan nyo, nagpabakuna na yung mga yan, di ba? Earlier. O ilang buwan na ba yun? Baka naman during that span of time, nakita na nila ang epekto. Baka okay. Baka yung mga nabakunahan eh, either walang nagkasakit ng COVID, o baka kung meron man, baka ilan lang. Madalit sabi, maganda ang resulta sa kanila. O since nasubukan nila na, o edi Sinopharm kami, ganun lang ho kasimple yun. Kaya binibigyan ho ng FDA ng use, compassionate use ang tawag nila. Pero, hindi pa pwedeng gamitin ho yung ano ha, yung Sinopharm without emergency use approval. Kailangan meron ka muna ng compassionate use permit. Walang katapusan yung issue ng bakuna, no? Parang alap na natutuwa tayo na meron na tayong bakuna. Meron mo isang taon tayo naghihintay ng bakuna. Yun naman mga pharmaceutical companies, hindi rin magkanda o gaga kaya research nila, minadali nila without of course sacrificing yung mga dapat nilang daanan. Kaya dati-dati, puring-puri ang Pfizer sa Moderna. Pero nung lumabas yung mga
adverse effects ng Pfizer sa sambal lugar yon. Isang bansa. Eh, parang lumalabas, parang maganda na daw itong Sinovac. Ang dami, dito lang sa Asia eh. Ang daming kumukuha ng Sinovac. Eh, dito naman sa ating bansa, dahil Chinese, o yung mga kritiko naman, oh, bakit na naman Chinese yan? Siguro, meron naman mga under the table deals yan. Siguro, meron naman consideration dyan. Yan. Yan ang maririnig niya. Ay, nako.